Hello mga macho, this is M, the sacrificial anod. Kakatapos ko lang gumawa ng video yung tungkol sa Asus ROG Claymore keyboard, which is 14,000. Hope you enjoy and please like and subscribe and thank you. Baka magano kayo, magtanong kayo kung ano yung profession ko. I'm a marine engineer, second engineer, nasa barko ngayon. Kaya most probably yung mga marireview ko, yung mga ano ko lang, mga gear, mga bagay ko, anything na nasa paligid ko dito sa barko. Hope you stay strong and enjoy the video. Welcome to my first review for the Asus ROG. Sensya na kung medyo tabingi kasi medyo maalon yung barko, baka mahulog kasi yung camera. Kaya better ano, kasi mas lalo magalis misis pag mahulog yung camera, medyo mahal. Yeah, i-review ko rin yan. Pero ito muna, Asus ROG Claymore keyboard. Binili ko to ng dati mga 14,000 pesos. This one is a very good keyboard, but here's the thing, no. Itong ano ko, itong channel ko na to para to sa mga macho, mga OFW, mga macho no rin sa asawa na gusto nila malaman kung talagang sulit at sulit sa mata ni Mrs., hindi lang sulit para sa inyo. Meron tayong ano, mga level 1 to 5. Diyan natin i-rate kung gaano ka grabe yung galit ni Mrs. Kung 1, masaya siya noon. Kung 2, medyo okay lang, sige, bilhin mo na lang. Pero parang ano ba yung alam yun, yung okay pero hindi. Pero 3, parang alanganin talaga siya, parang magaganon siya ba na talaga kailangan mo ba yan? Yan ang 3, ha? Tapos yung 4 naman natin is medyo galit na si Mrs. Ay, nako! Ba't ka ba kasi bumili niyan eh? Meron pa tayong bayarin, meron pa tayong gatas, mga ganon. Yan yung level 4. Pag level 5 na, yan medyo pag natulog na kayo no, ni Mrs. no, lalo na katabi kayo, magsuot-suot ka na ng pantalon. Kasi di mo malaman anong gagawin niya eh. Medyo galit na talaga yan. Diyan na yung nagsisimula yung ano, paglagpas ng 5, overheat na yan. Meron din tayo mga overheat, mga macho. Ito, nagamit ko na to medyo matagal na. Ito, nag-release yung Asus Claymore keyboard nung 2016, pinakauna nila. At nasa SRP ng 14,000 pesos. So, mabigat, maganda. Cherry MX blue yung sa akin, blue. 1 year pa lang sira na agad yung keys niya, lalo na sa ano, alphabetical keys sa A, kung saan mo laging ginagamit yung ano sa paglaro. Tapos ninipat ko lang yung end dito sa A. Kasi pag nag-gaming medyo grabe gumamit yung A. Strafe left, A yun. Tapos mag-attack pa, di ba? Pero medyo naglalaro rin kasi ako mga macho, pero ano lang, sa lupa lang, hindi dito sa onboard. Kaya yung mga chismoso dyan. Kasi pag onboard, di talaga kaya yung mga online games. So, usually Dota yung laro ko. Real talk lang mga macho ba? Ang rason talaga na bumili ako ng Claymore, yung 14,000 na keyboard, rason talaga niyan para magtaas yung MMR ko sa Dota 2. Sinisisi ko lagi yung keyboard. Kaya bili talaga ako ng tingnan ko talaga yung abilidad ko. Pero hindi sa keyboard, kaya hindi sulit man. A4 Tech. So kahit doon, dito natin malaman na kahit mahal siya, talagang masisira pa rin ang isang bagay. Ano na yun, tip na yun na medyo wag bilhin. Maganda naman siya tingnan. Ganda yan, grabe yung ilaw, ganun. Medyo ma-arte sa mga RGB, ganyan. Wag kayo magpadala sa mga RGB, kasi bakit pag naglaro ka, ganun, tapos tingin ka sa ilaw, ganun? Di! Kasi once magsimula na yung laro, wala na, di mo na makita yung ilaw na yan. Yung RGB, wala yan. Wag nyo isipin yung RGB, pakulo lang yan, pamahal lang yan. Pag naglaro ka, attack pack, F1 pack, skill, QWER, pa. Nakita mo yung anong color na, no? Yung lumabas sa keyboard mo? Hindi, no? So, kasi meron din siyang mga
klase ng patterns ng ilaw ng RGB. So yun, kung mahilig kayo dyan, baka sulit, pero dito lang ako para guide kayo. So meron din dyan ano, yung sa keypad niya, yun, nakikita nyo, detachable siya. Meron siyang rubber dito na tatanggalin mo. Kunwari, gusto mo ikamit dito sa right side, kamit mo lang siyang ganun. Yan. Tapos pag gusto mo na sa left side, tanggalin mo yung rubber ng kabila, tapos dito naman, kabit sa left side. Ang gandahan din dito, meron siyang volume rocker. Para kung medyo may pinapanood kayo na ano, nandyan si Mrs., no? Pinapanood kayo, ganun-ganun. Kunwari lang ba yung mga headphone-headphone. Kala mo ano yung pinapanood, mga, kala mo yung mga negosyo, mga ganun ba. No? Pag medyo sumigaw na, ikanong mo lang ako, ganun. Tapos kumari, walang nangyayari, gano'n. Yan yung mga script ko dyan. Maganda to. Handy rin to. Isa rin sa mga tip ko para medyo makapag-decide kayo kung talagang iinit ang ulo ni Mrs. ito. Itong keyboard na to, mechanical keyboard, so maingay. Maraming beses na ako na kung grabe na yung clash. Tapos biglang dumaan si Mrs. sa likod. Tapos, ingay mo! Pag ganun. Yan, nangyayari talaga yan. Lalo na ngayon, medyo dalawa na yung baby ko, dalawa na yung anak ko. Yung isa, batang-bata pa. Kaya, ayaw ng mga maiingay nun, di ba? Pag ganun-ganun ka. Lalo na pag inahabol ka. Medyo maiingay talaga yung keyboard. So, hindi ka pwede, bibili ka man ito, hanggang ano ka lang, 8 to 5. Hindi siya Bluetooth, ha? For me, parang kaan lang. Kahit gusto ko yung mechanical keyboard na to, hindi pa rin siya sulit. Kasi, wala eh, 14,000. Masisira. Maingay. Okay naman, maingay. Kung ano, nandito ka sa barko, ganun, maingay. Okay naman. Pero pag nandun ka sa bahay, nagpas 5 yun. Pag maingay ka, nagpas 5. Tapos, pag nagtanong si Mrs. sa presyon nito, kung ayaw mo mag 5 si Mrs. o kaya 4, huwag mo lang sagutin. Adi, ano lang yan? Mura lang yun. Ganun lang sagot. Pero pag sinabi mo yung presyo nito, talaga, baka 6, 7, 8, 9, 10. Overheat na yan. Tapos pa, maingay pa yun. Papapaka! Siguro. Ano na, 6, 7, sigurado ka talaga overheat. Kaya, advice ko sa inyo mga macho, di maganda to. Yung ano ko lang, isuggest ko lang na mas maganda dito, na alternative nito, yung mga murahin lang, importe, ganun. Kasi pag nasira, bibili ka naman ulit. Kahit pabibili ka ng 15 piraso, 10 piraso, hindi abot sa presyo nito. Tsaka yung mga tahimik pa, pag siyempre pamilyado ka, tahimik. Kahit ganun-ganun mo sa eh, wala ka marinig. Yun, maganda yun. Pero kung single ka lang, gusto mo, bilhin mo yung sa parang typewriter. Pwede yun. Asawa ka, sensitive sa pagtulog. Huwag nyo kunin to. This one is a no-go. Hindi ko kayang i-ano to. I-recommend sa inyo to. Kasi, wala. Bagsak to. Iinit ulo ni Mrs. So mga macho, kung mayroon kayong gusto pang ipa-review sa akin, feel free to ano comment below. Baka pag-uwi ko, saglit lang naman kontrata ko sa barko. Pag-uwi ko, mabili ko at i-review ko para sa inyo. So sa ngayon, ano muna, taste muna. Kaya medyo maalon pa, lalo na sa Colombo. So, yun. Macho. Tara ko.